ididimo ko lang to guys kung paano yung koneksyon ng aking last video na animation guys na motor control ano. Medyo may nag-request sa akin guys na medyo nahirapan daw sa hindi masundan yung kanyang buhit na pinuntahan ng aking animation guys ano. So ididimo ko ito guys ng actual na ano guys ano. So bigay muna tayo ng palakpak guys. Okay guys, so ito na, itutuloy na natin guys ano. So yan mga kamaster ano, so ito yung ano kamaster, ito yung main circuit breaker ano. So kamaster P1 MCB guys, so sundan nyo lang to guys. P2 MCB yan na yung line guys, so red yan, line 1. Susundin natin sa color tuning guys ano. So meron tayong kulay dilaw, so RYB ang kulay nito guys ano, RYB. So yan yung source ng ano guys no, kinuha na ng ating motor guys ano. So ito yung ating overload guys. Ito naman yung ating contactor guys. Mga kamaster, so ito yung contactor T1. Ito naman yung overload din ng T2. So dalawa yan guys ano. Dalawa yung contactor niyan. So dalawang overload din ano. Kanya-kanya sila guys. Saka ito yung alternate contactor, ELT. ELT contactor guys ano. Sundan niyo lang to guys, medyo ano, ipapa-explain ko lang ng maayos. So yan lang guys, yun yung line din, ganyan din, RYB yan. Ito naman yung terminal connector guys. Ito yung, hindi kasi siya Y delta, pag pinaghiwalay mo yan guys, is Y delta connection yan. Ano? Pero to delta connection guys, ano? Terminal connector. So, kumbaga sa ano, yung anim na wire, anim na lead, magiging ano na lang, 3 leads na lang yung ipoconnect mo dyan guys. May color coding naman yung mga lahat ng mga wires ng mga motor ano, mga pump, yung mga color coding naman yun guys. Okay, so guys, ito na yung guys yung wire niya. Yan guys, so punta na siya dun sa ano. Okay guys, punta na tayo dun sa ano, sa control. So gaya kanina, yan na yung MCB ano. Yan. Okay, so ito guys, ito na yung ano, bigay muna ako ng patalastas guys. Ito muna guys. Okay, so ito guys, ito yung control circuit breaker ano. Ito yung guys, yung kanyang kinokontrol niyan is yung control no, side ng control yan guys. Kung may problema yung control mo, iti-trip din niya yung control circuit breaker. Depende nun sa computation ng load schedule niyan guys, sa control na i-apply mo guys. So, ito yung ganyan. Yan, RYB rin yan guys. Okay, ito na guys. So mayroon tayong selector switch guys. Ito yung auto saka manual. Okay, siyempre yung red tumakbo dun sa selector switch guys ano. Tapos mayroon tayong karaniwan guys, kinagamit to no, may terminal connection tayo sa isang control para doon magtatagpo yung mga wire para hindi masyadong magulo guys yung wiring ano. Okay, so ito guys, ito yung papunta doon sa terminal 1 ano. Pero guys, ito yung low level, ito yung cut off ng pump. Guys, ito yung nagka-cut off ano. So ito yung connection niya guys, yan. Punta nun sa float switch, ito yung cut off, naka ano siya guys, nakababa ano, so cut off yan. Okay, ito naman yung conductor ng T1 saka T2 guys. Yan, ito naman guys yung medium level, ibig sabihin ito yung magka-cut in dun sa alinman motor, sa kanila yung gagana, yung unang magsisignal. Ito,
So ito yung mag-switch, guys. Ito. Yan, yan ang connection niya, guys. May jumper siya dun sa, no? Yung mula sa pula, no? Jumamper siya dun sa isang line ng medium, ano? Tumawid lang sa medium. Tapos ngayon, guys, makikita mo yung line na yan, guys. Pumunta sa normally open yan, guys, ng ano? Ng ito, P1 sa P2, guys. No? Tapos itong green line naman, guys, tumakbo dun sa baba. Normally open din yan, guys. Sa parehas, P1 sa P2. Okay, guys, makikita mo dyan yung ELP alternate contactor, guys. Saka yung overload, nandyan na, guys. Ano? Yan. Okay, sundan nyo lang, guys, yung mga wires. Ano? Unti-unti ko lang naman na palalabasin yung guhit, guys. Ano? Okay, nakita nyo, guys, yung ano na yun. Ano? Sumula sa green, sa baba, guys. Ano? Pumunta sa normally close ng P2. Ano? Tapos tumawid sa ELP sa ibabaw. Ano? Normally close din yun, guys. Ano? Normally close, tapos pumunta siya dun sa P1 ng P1, sa contactor ng P1, guys. Dun siya tumuloy yung ano na yan, violet na guhit na yan, guys. Tapos to, guys, yung nasa ilalim na yan, green, dumamper din yan, pero hindi nagtuloy lang. Pero pumunta siya dun sa normally open ng P1, tapos pumunta siya dun sa E1 din, guys. Doon din siya tumagos, guys, yung violet niya, ano? Okay, so ito naman, guys, yung orange, ano? Yung orange naman, guys, pumunta sa normally close ng E1, tapos tumawid siya nung alternate contactor sa normally open, guys, ano? Tapos tumagos din siya doon sa E1 ng P2. So yan ang connection, guys, ano? Ayan. So ito, guys, ito naman sa ano, yung green, kumunik na naman dun, jumamper na naman dun sa may line na green, ano, tapos pumunta sa normally open. Tapos yung taas, kumunik din siya sa T1 ng T2, guys. So, okay. Klaro ba, guys? Patalastas muna tayo, guys. Okay. So, next, guys, ito, mapapansin nyo, guys, yung black, ano, black. Yung black naguhit, guys, pumunta siya dun sa normally close ng P2, no? Tapos, pumunta siya dun sa normally open ng ELT, alternate contactor. Tapos, sa ibabaw, makikita mo, guys, jumamper, pumunta na siya dun sa E1 ng ELT. Okay, guys? Tapos, ito, guys, jumamper naman yung isang itim naman, jumamper doon sa normally open ng P1. Tapos sa ibabaw, makikita mo, bumalik siya doon sa E1, guys. So yan, guys, normally open ng ELT, tapos normally open ng P1. Ayan, guys, makikita nyo, guys, klaro na yan, guys, ha? Okay, so makikita mo naman, guys, yung circuit breaker na line 2, tumakbo naman siya dun sa overload, guys, overload ng P1, ano? So, normally close yan, guys. Normally close, kumunik yan yung line 2 na yan, guys. So, pumunta siya doon. Yan, tumagos din siya dun sa A2. Tapos, sinuplay na rin niya yung A2 ng alternator. Tapos, yung karotong naman, guys, pumunta naman sa P2 overload. So, sa normally close din yan, guys, ano? Tapos tumagos siya doon sa A2 na sa contactor ng P2, guys. Okay? Clear, guys? So malino na 'yan, guys. Okay, so meron pa tayong isang float switch, guys. Ito yung float switch, guys, na to, guys. Pagka yung isang pump, ito, guys, palabasin ko na, guys. So ito yung high level float switch. Okay, 'yan ang connection niya, guys. Bakit siya tumakbo dun sa yung isang line, tumakbo dun sa A1 ng P1, at saka yung isa naman ay tumakbo siya dun sa P2, ano, ng A1 niya, no? A1 na contactor, ano? So, guys, ganito yan. Kapag kasi P1, hindi na kayang napuno siya, na hindi niya kayang itapon yung tubig sa tanke, ano?
sa ano siya, sa sampit, ano? So, masyadong malakas ang ulan. So, ang ibig sabihin, guys, ito yung tutulong sa kanya. Ibig sabihin, kung umandar si P1 at napuno, hindi niya kaya, tutulong si P2, guys. Kapag si P2 naman yung umaandar at si P1 hindi nakaandar, si P2 naman hindi niya kayang itapon lahat ng laman at napupuno pa rin siya, umaabot pa rin yung high level, guys. Ibig sabihin, paandarin niya rin si P1, so sabay pa rin sila, guys. Kapag bumaba na si high level, yung float, naka-direction na siya, mamamatay ng isa sa kanila, guys. Hanggat hindi umaabot dun sa low level. Okay, guys? Yan, guys, ang ano yan. Saka isa pa yan, guys, pang, kung may problema, yung pump mo, guys. Pump number 2, ano? Tanggalin mo lang, guys, yung jumper dun sa may iwan ng alternator. Para mag-automatic pa rin, guys, yung isa, yung P1. Ngayon, kung ang naging problema, guys, na pump number 1, kung okay pa yung pump number 2, ilipat mo na lang yung pump number 1 doon sa P1 para automatic pa rin, no, guys. So yun, guys, ano, yan yung troubleshooting remedy, ano. Pagka may problema na talaga yung ano, ito trouble mo talaga, or kadalasan, simple sa katagalan ng gamit yan, guys, ang unang nasisira din yan, yung contact ng contactor at saka yung overload na simple sa tagal din na gamit yan, nagkakaroon din siya ng problema. Okay? Okay, guys. So, dito mayroon tayong selector switch, another selector switch na may P1, P2. So, yan, guys. Ibig sabihin nito, guys, pwede mong manualin na hindi ka dumadaan sa low level saka yung float switch, ano? Hindi ka na dadaan doon. So, bypass to, guys. Kung sakaling na hindi siya kumana, bypass mo siya. Okay, so ito yung P1, tumakbo siya yung manual, ano, selector switch P1, P2, ano. So nakita mo, guys, yung isa na, ano, sa P1, tumakbo siya dun sa line ng kung saan tumakbo yung sa iwan, ano, papuntang iwan, guys. So ito naman yung P2, tumakbo rin siya dun sa line ng papunta sa iwan ng P2. Okay. Commercial muna, guys. Okay, thank you. Thank you sa panoorin nyo lang, guys, at mag-subscribe sa aking channel. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, guys, para ma-update kayo sa aking sa susunod na video, guys.